pues, day off mío, algo de basketball tayo, samahan niyo po ako. Normal day, as an OFW, kailangan po natin magbibangon, mag-exercise. Punta po ako ngayon sa court. Tara po, see you later. One eternity later. Team 88, let's go! Alam kong magaling ang tiyamba mo, malakas. Ginagawa mo. Thank you.
What's up? So yun guys, tapos na tayo maglaro. At kasama namin yung dati naming boss. Shout out to you Sir Steve, thank you for inviting us. Papi Raymond, si Papi Joe, Kuya Ronnie, shout out sa inyo. Sulit yung laro. Ngayon, pauwi na tayo. At balik na naman sa bahay. Yun lang naman yung normal na buhay ng isang OFW. Sa Dayoff mo, maganda may makasama ka. Para medyo malibang-libang. Kain, tapos pahinga, trabaho na naman. Kaya, yun yung simpleng buhay ng isang OFW. Malayong malayo sa Pilipinas. So yun po, pauwi na tayo ng bahay. At makakahanap ng makakain. O, medyo gutom na rin. Hindi ko po alam kung anong makakain ko nito. Pero malamang sa malamang, bibili na lang sa labas yung lutong ulam. Hindi kasi ako mahilig magluto. Hindi naman sa'yo mahilig pala. Hindi ako marunong magluto. Yun ang katotohanan. So yun, tapos na yung kalahating araw ng day off. Matapos na naman yung isang araw. At salamat sa Panginoon, no, yung moment na may nakakasama ka sa araw ng day off mo. Malaking bagay po yun. No? Malaking parte yun sa buhay ng isang OFW. Again, mahirap po nag-iisa. Siyempre, malayo ka sa pamilya mo. Hindi mo magawa yung normal na ginagawa mo sa pamilya mo. Kaya maganda yung may nakakasama ka rin, mga mabubuting kaibigan. So sige po, see you later na lang. At pakita ko muna sa inyo yung view dito sa seaside. Talaga ako lumabas sa Macau. Pag day-off ko, nasa bahay lang halos. Buti na lang may mga kaibigan na nag-invite mag-basketball yan. Kaya yun, medyo nalilibang ng konti. Isa sa mga inahangan natin sa mga Chinese, napakasipag din na mag-exercise. Kahit tanghali. Kahit tanghaling tapat, natakbo sila. Napakatahimik ng lugar. Bagay tanghali kasi. Baka simple lang. Yung normal na araw. Yan yung tumalun kanina. Diyan po siya tumalun. Gaano kataas, di ba? Lakas ng loob nung tumalun na yun. Actually, dalawa silang sunod na tumalun. Hindi ko na nakunan yung pangalawa. Sarap! Girlfriend, boyfriend yata sila. Tigil muna akong konti para pakita ko yung view sa inyo. Diyan sila nag-dragon boat festival pagka June. Yan. So sa June meron dito ulit na magkakaroon sila ulit ng competition ng dragon boat. May mga Pilipino team dito sa ibang mga hotels na sumasali. Yung mostly na maraming Pilipinong team, yun yung sa Lisboa. Yun yung SGM company, yung may-ari ng malaking building na yan, magandang design. Tsaka yun yung Casino Lisboa, yun isang company sila. Meron ding mga Pilipino sa company namin, yan dyan sa Win. Isa lang siya, si Albert. And kung makikita niyo po yung tower na yan, yun yung One Central. Tapos itong pinakadulo na to, hotel siya, yung Mandarin. Way back, siguro mga 10 years o 12 years before. 12 years ago pala, sorry. 12 years ago, yung pinakatuktok na yan, sikreto lang natin yan. Diyan ako natutulog.
nung nasa Elegance pa ako. Construction pa kasi nun, wala pa, hindi pa siya operation, no. Diyan sa pinaka dulo na yun. Yan, yun yung taguan ko. Diyan ako natutulog para hindi ako mahuli ng bus. Hindi ko alam ah. Patapada pa tayo nun. At ginagamitan natin ng technique yung trabaho. Yan. Sa Lisboa, yan naman. Nakakapag part-time na rin ako dyan. Sa Elegance din. Marami ako naging experience sa Elegance. No? Yung second company na pasukan ko sa Macau. Halos lahat ng hotel. Kasi ano eh, Subcon yung company. Kaya lahat ng hotel nun, no, construction pa nila. Yan, yung likod ng wind na yan. Nag part-time na rin ako dyan. Yung L-Arc. Sa likod ng Wind Encore. Yung mataas na building na yan. Security. Yan. Tagabantay ng building. Especially nung construction pa siya. Siyempre, malapit sa sunog, yan, mga magnanakaw, illegal workers, kaya maraming ina-hire. At yan, salamat, naka-experience din ako sa ganyan. Tsaka doon nahubog yung skills ko sa pagtatrabaho bilang security. At pag ano, sa papaliwanag ko, yung experience ko sa Macau. Kung paano ko nakarating dito. Yan, napakasimpleng araw. Relax, relax. Yan. Maglakad-lakad. Magandang puntahan itong lugar na to. Ipapakita ko rin para sa inyo yung bahay ng gobernador. Kung saan siya nakatira. Pero siyempre hindi naman siya dito siguro tumutuloy. Pero ito yung pinaka-pinaka, parang pinaka-malakanyang ng Macau. Yan, ready na kayo? Ito oh. Panahon na ino-open nila ito for public, makikita mo sa loob, pero sa ngayon hindi siya open for public. Yan yung pinakamalakanyang ng Macau, the Pink House. Dito lalo na nung wala pang pandemic.
nung walang pandemic, itong lugar na to, punong-puno yan ng mga turista. Yan yung skinita na yan, marami nagpipicture dyan. Marami nagpapost. Ito maraming sale. Mga shops, mga sapatos, damit. At yung mga cosmetics, yan, marami. At mga pharmacies, yan, dami din. Lahat. Lahat-lahat na. Mayroon din mga relo. So yun, malapit na tayo sa bahay. Bibili na tayo ng ulam. Sabi, na-order ako ng pagkain dito. Tara! Kain na tayo. Ito na to. A few moments later. Ayun na, nakauwi na ng bahay. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna po. At see you po on my next vlog. Ingat po kayo palagi at God bless us all.